So hello mga Pak Buddies. Today is November 9 at yung mga Pak Puppies natin, ano na sila? 5 months na sila. Kaya meron akong konting handa para sa kanila. Dahil birthday month rin nila ngayon. Meron silang karadagang ulam. So, tingnan nyo ito. Ito. Tag-iisa sila nito. Itlog. So, paitlog-itlog muna sila ngayon. Kasi wala tayong pera. Pero, isishare ko na din dito sa video na to kung ano yung sikreto para hindi sila mawalan ng gana na kumain ng dog food nila. So, since nag-umpisa silang kumain ng solid food, itong dog food na talaga yung binibigay ko sa kanila. Hindi ko alam if dahil to sa dog food or dahil malalakas lang talaga sila kumain. Pero walang kahit isang araw na hindi sila kumain ng pagkain na binibigay ko sa kanila. Palagi silang kumakain. So, nung puppies pa sila, like mga weeks old pa lang sila, hindi pa nagbo 1 month, may gatas na hinahaluan ko ng gatas yung ano, yung dog food na to. Tapos pinapalambot ko. Pero pagka 1 month na nila, hindi ko na hinahaluan ng gatas. Kasi nga, meron namang gatas si Maze at nagpapa-dede talaga si Maze sa kanila. And dalawa lang din sila, kaya marami silang inaiinom na gatas. So after 1 month, nung may ngipin na sila, pinapatry ko na silang kumain ng matigas na dog food. Hindi naman talaga matigas, pero binabasa ako ng konti, tapos pag lumambot na yung outer part ng dog food, dun ko na pinapakain. So meron pang matigas na sa ilalim. So ewan ko, baka nag-i-enjoy sila na kumain ng dog food na may matigas pa na part sa ilalim. Tulad ng si Wild, di ba? Yung flesh ng karne, pag kinagat nila, malambot siya, diba? Tapos sa ilalim, matigas na kasi yun na yung buto. Ngayon ko lang to naisip, so baka ganun din lang yung ano, yung pakiramdam nila. So i-share ko na din kung paano ko tinitimpla yung dog food nila. Kung nakita nyo kanina, di ba? Dog food. Para sa measure ng dog food, refer to your dog food's label na lang. Meron naman kasing amount ng dog food, ilang cup yung ibibigay nyo sa ganitong weight ng aso. Mas mabuti kung susundin nyo yun. Tapos, nilalagyan ko ng tubig. Yung una kong nilalagay, hindi malamig, hindi rin mainit na tubig. So, kung one cup yung dog food ko, one half dyan ay tubig. 1/4 na hindi malamig na tubig at 1/4 din na mainit na tubig. Yung bagong pakulo. Nagets nyo? Parang naguluhan ako dun ah. Anyway, basta kung 1 cup na dog food yung ibibigay nyo, ang ilalagay nyo na tubig ay 1/2 cup lang. So kalahating cup na tubig. At dun sa kalahating cup na tubig, 1/4 doon mainit, yung 1/4 doon hindi. Bakit mainit? Kasi pag mainit yung ano, yung tubig, yung aroma ng dog food lalabas. Alam nyo naman yung aso, di ba? Yung pang-amoy nila, yung pangunahing ginagamit nilang scent. So pag naamoy nilang yung aroma ng dog food, maiintay silang kumain. Kaya yun yung baka sikreto ng process na to. At kung bakit always silang kumakain. Kahit si Maze, kumakain na din siya ng dog food. Dati kasi, atay yung hinahaluan ko pa ng atay at kung ano-anong innards or minsan giniling. Aside sa magastos, nagiging picky eater pa siya. Pero ngayon, kumakain na si Maze ng dog food. Hindi na ako nagbibigay ng atay at hindi na rin ako nagbibigay ng giniling. Yung mga binibigay ko sa kanila na pampatanggal ng umay or para hindi sila magsawa, minsan binibigyan ko sila ng hinaluan ko ng squash o di kaya kung hindi squash, itlog. Pero mga ginagawa ko yan once or twice a week lang. So yun na po.
try nyo lang tapos comment kayo kung nag-work siya or hindi. Pero sa akin kasi nag-work eh. Baka yung iba dyan mag-work din sa aso ninyo. At kung wala po kayong balak na mag-shift ng pagkain or dagdagan yung pagkain nila ng karne dahil hindi kaya ng finances po ninyo or mahirap po hanapin yung pagkain sa area po ninyo, wag na lang po ninyo silang bigyan ng iba pang pagkain maliban dun sa kaya po ninyong bilhin at available po. So yun mga pork buddies, favorite kasi nila yung itlog. Binigyan na naman sila ng itlog ngayon. Normally kasi hindi ko sila pinapakain ng kung ano-anong pagkain. Kasi nga, baka magiging picky eater sila. So, dog food lang talaga yan sila. Tapos minsan may squash. Tapos for protein naman, binibigyan ko ng itlog. Pero most of the time, binibigyan ko sila ng itlog pag ano. Pag meron silang diarrhea. Kasi yung itlog, nag-a-absorb siya ng mga liquids. So, pag binigyan niya sila, pag may diarrhea sila, tapos binigyan na siya ng itlog, hindi wet yung poop nila. So, yun. Yun na yung gift ko sa kanila ngayon. Kasi, so, ngayon, itlog muna sila kasi wala pa tayong pera. Pag medyo nakaluwag-luwag na tayo, papatry natin sila ng masarap na pagkain. Pero ngayon nga, hindi pa fully developed yung katawan nila. Pag mag-shift ako ng food, binigyan ko sila ng mga karne-karne, ganyan. Magiging picky sila, tendency. Dahil nga, hindi pa na yung mga gusto nila, or may preference na sila na pagkain. Yung tendency, hindi nila kakainin yung dog food. Tapos medyo magiging picky eater sila, magkakaproblema tayo. Eto na lang, dog food until maging matured na yung katawan nila. Kasi yan, hindi naman tayo mayaman. Pero kung mayaman tayo, bigyan ko sila ng karne. Para yung katawan nila, muscle pa lang. Pero yan na muna, hindi naman sila, wala naman silang problem sa pagkain. Yan yung gustong-gusto ko. Kaya pati si Maze, hindi na rin siya, dati kasi atay-atay lang. Ngayon, hindi na siya picky. Bigyan mo siya ng dog food, nakainin niya. So yan, ito ano, makikachismis siya. Kaya mo kung anong iisip nito. Ano? Mansari mo? So ito si Drake. Ano niya ngayon? Nakakambal pa sila eh. So, yun mga pokbuddies, thank you ulit sa panonood and update lang tayo. Babush! Bravo! Inagat yung phone ko.